Magandang buhay, mabuting tao, tayo'y matuto kay Binibining Aison. Full storage na ba ang iyong smartphone sa dami ng iyong mga larawan? Gusto mong i-back up ngunit wala kang laptop? Gusto mong burahin ang mga ito pero nanghihinayang ka sa mga larawan dahil puno ito ng memories at mga espesyal na tao na nakasave sa ating smartphone? Ang gagawin natin ay paano ito i-back up gamit ang ating device. Pumunta sa ating Google Photos. Ayan. At pagkatapos, kung mapapansin, ayan, sa backing up, sa lukuyan itong nagba-back up. Ayan. Ngayon po, ito, nagba-back up siya kapag automatic na nagba-back up ng files o ng larawan kapag nakakonect po ito sa Wi-Fi. Ngayon po, ang gagawin natin, may nakalagay dito, free up 8.44 GB. These items have been safely backed up to your Google account. Ayan. So, free up, click po natin itong free up. Ayan, and then, click po natin itong free up sa baba. Ayan. Nakalagay po ito kung ilang porsyento na yung nababack up. This may take a little while. You'll get a notification once it's finished. Ayan. Freeing up space. So, ibig kong sabihin ito, hindi na tayo kailangang mag-alala kapag nagbubura tayo ng larawan mula sa ating smartphone. Dahil automatic po na nababack up po ito sa ating Google Photos. Ayan. Hintayin lang po natin. Kailangan po nakakonekta po tayo sa Wi-Fi para po mag-back up po ng larawan. Kasi kung minsan, ayan, may mga larawan sa ating smartphone na parang ang hirap nating burahin. Ayan. O kaya naman, marahil ito ay mga importante na kakailanganin natin sa trabaho. Mga document, ayan, documentation. Kaya, nahihirapan tayong burahin. Kaso, ang nagiging problema, ayan, dumarami ang larawan at hindi na tayo makapag-capture ng picture dahil wala na itong space sa ating smartphone. So, ito ang pinakamagandang paraan para ma-back up po natin. Ayan, so you have freed up 7.17 GB. Now, you have more space for photos and videos on your device. Done. Click natin ang done. Ayan. So, tignan po natin. So, ito po ang mga na-back up ni Google Photos. Ayan. Ngayon, punta po tayo sa ating gallery. Ayan. Ito na lang po ang mga natira. Ayan. So, kanina po, meron po tayong 7.17 GB. Pero ngayon, ito na lang po ang mga natira. Ayan. So, tignan natin itong album. Ayan. So, meron na lamang akong 6 screenshots, 2 downloads, ayan, converted to Instagram, restored, poster maker, ayan. So, ayan po. Ngayon, ang gawin po natin ngayon, punta tayo sa Google Photos. Ayan. So, tignan po natin yung mga na-save. Ayan, ito po. Ayan. So, ang dami pong na-back up na videos and photos. Ayan po. Ayan. Ngayon, pansinin po natin bakit may mga
na tira pang mga larawan. Kasi po, hindi na po itasakop ng ating na i-back up na photos. Halimbawa, punta po tayo sa Google Photos. At nakalagay dito, click natin po itong ating profile photo. Ayan, photo setting. Ayan. Back up and sync. Backing up. Ayan. Click po natin. Back up device folders. Ayan. So, ang naka-back up lamang po ay ang mga nasa download, Instagram. Ayan. Pero yung mga nasa converted, Poster Maker at Shopee Recordings, ayan. So, hindi po yan automatic na nababack up. So, kung gusto po natin, i-on po natin. Ayan. Ayan po. So, kapag nag-back up po ulit tayo, mawawala na yung mga yon. So, ito po yung mga larawan na na-back up sa ating Google Photos. So, kahit wala na po ito sa ating gallery, ayan, pwede po natin itong balikan sa ating Google Photos. At halimbawa, naalala mo na meron kang kailangang larawan dito. Ayan, na kailangang isend sa kasama mo, katrabaho, kaya ako, teacher, ganyan. Oh, may gusto akong isend na document. Documentation. Halimbawa, gusto kong isend itong memo. Hindi ko na kailangang i-download pa. Gagawin ko lang long press, i-check mo yung mga dapat kong isend, tapos share. Isi-share ko siya sa aking yan, sa aking messenger. Yan. Punta po ako sa aking messenger. So, send. Tapos, tignan po natin ngayon. Ayan. Nandito na po. Ito yung memo. Ayan. At dito po nagtatapos ang ating tutorial kung paano mag-backup ng larawan o videos mula sa ating smartphone papunta sa Google Photos. Sana po may natutunan po kayo. Happy learning. God bless po.